Kapag gabi sa inyo mga kapatid ko sa Pananampalataya sa Diyos, ako po ay may kunting i-share sa inyo na kaalaman na kung bakit ang tao ay may karamdaman at kapansanan. Kasi ito po yung madalas kong narinig at nireklamo ng aking mga pasyente na bakit sila ay may sakit sa kabila ng sa kanilang pag-iingat na hindi sila dapuan ng sakit o di kaya may kapansanan ang kanilang mga mahal sa buhay. At bakit din sila may sakit kahit nagpa-check up na sila sa doktor, ang findings, wala naman silang findings doon sa doktor, pero meron pa rin po silang sakit. Ito po mga kapatid ay ang katotohanan. Ang tao po ay may sakit spiritual, may sakit physical, at mayroon ding kapansanan. Ako po pala ay si Armand Disnilla. Bisaya po ako mga kapatid ko. Taga ano po ako, Humuson ng St. Bernard, Southern Leyte. Kung sino man po yung nakakilala sa akin, ito na po ako ngayon at pilit nagsusumikap na sundin ang kalooban ng Diyos. Hindi man po ako perfecto na mag-share sa inyo, hindi rin ako perfecto na malinis. Kasi po, ako po ay makasalanan din nung hindi ko pa nakilala ang Diyos at nung hindi pa niya ako binago. Ako pala ngayon mga kapatid ay divine healer. Ang pagka divine healer ko po ay inalintul ko po din sa mga hospital. Pwede ka, marami ka pong pagpilian para ikaw ay gumaling. Gawin din po ang divine healer, marami pong pet healer, marami din pong hospital. Ang Diyos ay maraming pamaraan para ipagkaloob sa atin ang ating kahilingan kung tayo may karamdaman. Hindi po siya yung mismong baba sa langit at hipuin yung ating katotohanan. Hindi po mga kapatid, hindi po yan katotohanan. Ang katotohanan po ay gagamit po siya ng instrumento para ikaw ay gamutin sa iyong kahilingan sa kanya kung ikaw po ay may karamdaman at kapansanan. Kasi po mga kapatid, ako po ay nagagamot spiritual. Ito po ay wala lang po siyang bayad. Ang kabayaran lang po ng lahat ng ito ay magbalik loob sa Diyos at sundin ang kanyang kalooban at laging magdasal sa kanya. Kasi po mga kapatid, yun po talaga ang ating obligasyon habang tayo'y nabubuhay, ang magdasal, magpapasalamat araw-araw sa Diyos, magpapuri sa Diyos. Kasi po siya po ang lahat. Siya po ang may-ari ng ating buhay dito sa lupa. Lahat ng nandito sa lupa, sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng lupa, sa tubig, sa ilalim ng tubig, siya po, mga kapatid ko. Kasi ito po, madalas na sinasabi sa akin ng aking mga pasyente, bakit sila nakukulam? Bakit sila nagkakaroon ng sakit? Bakit tumatalab ang kulam sa kanila? Hindi naman sila naniwala sa kulam. Bakit kaya? Ano ba ang dahilan? Bakit kahit hindi ka naniwala sa kulam at yung tao, hindi mo sila kilala, bakit tumatalab pa rin ang kulam? Kasi halos po, lahat ng mga kapatid, halos lahat ng tao ay may problema. May problema sa kalusugan, may personal man itong problema ng mahal sa buhay na may kapansanan at karamdaman. Paano natin may alay ang ating buhay sa Panginoon kung meron tayong dinaramdam at inaalala? How we are going to live when we are sick or ill? Paano tayo maglingkod sa Diyos? O paano tayo mamuhay kung tayo ay mayroong karamdaman? Ito po mga kasama ay nababasa ko sa libro. Tugma din po ito sa Biblia. Kumbaga, kung may sagot ang Biblia, may sagot din sa natural nating buhay na tinatamasa natin ngayon. Ito po ang sabi, the root cause of illness and disability, ang pinag-ugatan at pinagmulan ng sakit at kapansanan ay the imperfection of man. Ang tao po pala ay hindi perfecto. Kaya tayo ay nagkakasakit. Walang taong perfecto pala.
Only God is the perfect. Siya lang po ang perfecto, the richest Father of the universe. Only God, Father Almighty. Sa Kanya po ako humingi ng kapangyarihan, mga kapatid po ako nanggagamot. Hindi po ako ang may kapangyarihan, God po. Ang sabihin ko lang sa Kanya, Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, gamitin niyo po akong instrumento upang magamot ko itong taong ito. Ngayon, nagpagamit ako sa Kanya at sa pamagitan ng Kanyang banal na salita. Bakit? Ano ba sabi ng Diyos? Sambahin mo ang pangalan ko. Di ba ang sabi ng Diyos? Ama namin, nasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Yun po yung sinasamba ko po, ang Kanyang mga banal na pangalan at mga banal na salita, para po makast out ko yung bad spirit sa katawan ng tao. Kulam, barang, o anumang sakit spiritual, kung ito po ay ipagkaloob ng Diyos sa akin na gumaling ang tao. Hindi po ako magaling. Ang Diyos po, ang siyang healer po. Hindi po ako. Ginagamit lang po niya akong instrumento. Kaya po, ang pagsinabi kasing man, meaning the generic humanity, not just the male component of humanity, but humanity in general, pangkalahatan po ng ating katawan. Man is not perfect, only God is. Yun nga po yung sinasabi ng libro. Since man is imperfect, there will be loopholes and entry points of problems in physical makeup, including our health. Yamang ang tao ay kulang, ibig sabihin, hindi kumpleto, kulang. Mayroong lusutan at pasukan ng problema sa ating physical na pangatawan at kalusugan. Ito naman po yung pangalawang dahilan kung bakit ang tao ay may sakit at disability. Ano pa? Kasi po pala, ang tao po pala ay makakasala. Kaya tayo'y nagkakasakit. Kasi ang tao pala ay makasalanan. Ang kasalanan ng ating mga magulang na si Adan at Eva. At ang kasalanan ng buong sangkatauhan. Bakit nagkaroon tayo ng problema? Dahil sa pagsuway sa kalooban ng Diyos, matapos kainin ni Adan at ni Eva ang ipinagbabawal na prutas. Maunawaan natin yung mga kapatid sa Genesis 17 hanggang 19. Ito po ang sabi ng Biblia. To Adam he said, "Because you listened to your wife and ate from the tree of about which I command you, you must not eat of it. Cursed in the ground because of you. Through painful toil you will eat of it all days of your life. It will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field. By the sweat of your brow you will eat your food until you return to the ground, since from it you were taken. For the dust you are, and dust you will return." Yan ang sinabi ng Panginoon. Dahil ikaw ay nagkasala at gumawa ka ng hindi dapat, naputol ang relasyon mo sa akin. Kung gayon, maputol din ang pagpapalang. Dapat sana'y tinatanggap mo, ikaw ngayon ay babalik sa alabok doon, total doon ka naman ang galing. Sa pagsuway mo sa akin ay nagpakalupang lupa ka. Sa iyong pagkatao, babalik ka sa lupa dahil hindi ka nagpakalangit. Yun ang sabi ng Diyos kina Adan at Eva. Maging sa Genesis 3:22 hanggang 24. And the Lord said, "The man has now become like one of us, knowing good and evil. He must not be allowed to reach out his hand and take also from the tree of life and eat and live forever." So the Lord banished him from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken. After he dropped the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden
cherubim and flaming sword, blushing back and forth to guard the way to the tree of life. May dalawang mahalagang puno sa halaman na ng Eden, yung puno ng knowledge at good and evil, na ipinagbabawal sa kanilang kainin ang bunga, pero hindi nila sunod at yung tree of life. Matapos magkasala ng tao, pumasok na ang imperfection sa kanilang buhay ni Adan at ni Eva. Kaya't ang sabi ng Panginoon, hindi na sila dapat pangpayagang pumitas sa tree of life sapagkat magkaroon lamang sila ng buhay na walang hanggan. Paano nga mapapayagang magkaroon ng buhay na walang hanggan ang isang makasalanan? Paano mapapayagan ang isang kamaliang hindi na mapupuksa sa habang panahon? Kaya pinalaya si Adan at si Eva mula sa halamanan at pinabantayan sa anghel ang tarangkahan upang sila ay hindi na makapitas from the tree of life. Ang sabi ng Biblia, man is destined to physical die. Ang katawan po talaga ng tao ay mamamatay. Ang tao ay nakalaan na ang ating physical ay mamamatay. Bawian tayo ng buhay dito sa lupa. Yan ang ating hahantungan. Ang pagkakasakit, kapansanan ay naging excuse lamang yan. Yung mga sumasakit bilang buhay, dahil sa sakuna, dahil sa violence, kung matamaan lang yung puso mo ng bala, hindi na makahinga, mamatay ka pa rin. It becomes disease, mamatay ka pa rin. Kanya-kanya ang dahilan ng pagpanaw. Alangan namang hindi mamatay ang tao, itayo ay makasalanan. Diba? Paano tayo pagkaluuban ng mahabang panahon kung tayo ay makakasala? Makaka-impluensya lang tayo ng mga taong mabubuti dahil tayo ang nauna sa kanila. Maabuso lang natin ang mga tao dahil sa wala ng kamatayan ng tao. Kaya mga kapatid, kung tayo'y mamatay, sikapin natin na habang tayo'y nabubuhay, makapiling natin ang Diyos sa kanyang kaharian kung tayo'y mamamatay. Kasi may tanong ang iba, bakit may mga batang kasi silang pa lang may kapansanan na uli kaya may sakit? Ang dahilan niya mga kapatid ay isa lang po. Tayo po ay anak ng makasalanan. Ang ating magulang din po ay makasalanan. Even nasa sinapupunan pa lang yan, kung yan po talaga ang bata na yan ay may sakit, yan po is natural po. Hindi na po tayo maligtasan, wala po tayong excuse dyan. Lahat po ang tao ay may sakit, spiritual, physical at may kapasan, dahil sa ating mga magulang na hindi sinunod ang kalooban ng Diyos. May dalawang klaseng kasalanan. Ang una ay yung personal, kung saan tayo ay tao. Tayo ang nagkakasala. Ang pangalawang kasalanan, nadamay lang tayo. Kasi anak tayo ng mga kasala. Tayo ay tao din. Walang ligtas sa gayong uri. Tayo ay anak ni Adan at ni Eva. Ito'y bahagi ng ating holy nature. Ito talaga ang buhay ng tao, may hangganan. Walang taong nabubuhay ng matagal. May hangganan. Hawak ang buhay natin ng Diyos. Kaya't sinisikap ko mga kapatid, na kahit ako din, sinisikap ko rin po mga kapatid na sundin ang kalooban ng Diyos habang ako'y nabubuhay. Kasi ako rin po mga kapatid ay makakasala. Hindi po ako perfecto na nagsalita sa inyo, kasi ako po ay nagsusumikap na sundin ang kalooban ng Diyos. Our body is a temple of God. Nasa Biblia rin po ito, nasa 1 Corinto 3:16. Hindi baga ninyo nalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nanahan sa inyo?
ang ating pong katawan ay templo ng Diyos. Kaya wala po tayong authority na baguhin ang ating katawan kung hindi ito kapahintulutan ng Diyos. Tayo ay walang pagmamayari sa ating katawan. Even buhok natin, kilay natin, hindi yan atin. Yan ay pinahiram sa atin ng Diyos. Kaya't sikapin natin itong pagyamanin. At sikapin natin na ang ating espiritu ay maging malinis para kung tayo'y mamatay, ay handa na tayong humarap sa Diyos. Kasi mga kapatid, ang tao ay may kamatayan po. Ang lupa na ating inaapakan ngayon ay ito po yung training grounds. Tayo po ang mga future angel. Ang tao ay may full of authority na mamili kung anong gusto niya. Yan ang sabi ng Diyos, malaya kayong pumili. Pero meron akong dalawang batas. Kung ikaw gumawa ng kasamaan, mapunta ka sa impyerno. At gumawa ka ng kabutihan, mapunta ka sa akin. Kaya't andito po sa lupa ang training grounds bilang tayong kanyang mga future angel kung tayo ay mamatay, mga kapatid. Ang Diyos ay nasa atin. Tawagin mo lang ang Diyos na sa iyong puso, maintindihan mo lahat. Kung ang tao ay takot sa Diyos, maging peaceful ang buong mundo kasi lahat ng mga bagay dito sa lupa ay iyong nirespeto kasi yun ang sabi ng Diyos. Mahalin mo iyong kapwa, mahalin mo iyong kaaway, at ang aking lahat na nilikha ay iyong mamahalin. Kaya napakalinaw po ng mundo kung ang lahat ng tao ay magbalik loob sa Diyos. Mga kapatid, hindi man ako perfecto, sinisikap ko rin po na magbagong buhay habang ako'y nabubuhay. Kasi hindi ko rin po masabi na bukas makalawa ay mamatay din po ako. Kasi nga, hindi rin po ako ligtas. Even ako'y pet healer, lagi po ako nagdasal sa kanya. Hindi po ako ligtas kasi nga, ako po ay tao. Ang tao is destined to the physical die. Ang katawan ng tao ay nadidesign po talaga na mamatay. Ang espiritu natin na pinagkaloob ng Diyos, yun po yung aakyat sa langit. Mga kapatid, maraming salamat po sa mga nakakilala sa akin. Hindi ko po nihiling na i-share nyo po ang video ko. Ang sa akin lang po, isa na po pagmunimunihan natin. Kasi po, marami na pong kalamidad o trahedya ang mangyari. Marami pa pong darating. Hindi pa po patapos ang taon. Papasok pa lang ang Bermans, marami na pong mga matay. Sa mga Bisaya, tag-ulan sa atin, ingat mga kapatid ko. Magkita-kita din tayo sa sunod kung ako pa'y bubuhayin din. Kasi ngayon, marami din akong nakakalaban ng mga mangkukulam na mga malakas, mga demonyo na aking kinakas out at gusto maghiganti sa akin. Pero isa lang po sabihin ko po, ay kakampi ko ang Diyos. Ang Diyos ang may likha ng lahat. Kahit hindi ako nagdalawang isip na sundin ang kanyang kalooban kasi po, siya po ang may-ari sa akin at sa buong sanglibutan. Maraming salamat po mga kapatid sa mga nakinig. Maraming salamat po sa inyo.